Ako nga po pala si ano no, si Pems Michael Lalanda, vocal person nung Global PCR dito sa Las Piñas City Police Station at vocal person din ng Isumbong, yung Isumbong mo kay RD. Ito pong complaint na po ito ay sa it refers about dun sa OFW na distress. Nakuha po namin yung complaint na ito through message sa GC. Yung GC po yun ay naglalaban ng mga advocacy support group. Nagbigay ng message minsan isa sa kasama sa barangay base or at NCTAC yung humingi ng tulong sa kanya at ni-refer sa amin yung nangailangan na po ng repatriation yung OFW dahil wala siyang trabaho. 2 months na kinulong ng agency, hindi sila pinapa-uwi o hindi pinapa-alis ng agency, dun lang sa pinaka-dorm nila at nilalak sila. Yun yung kwento. At ngayon, nabalitaan natin ng ganitong situation. Ang unang ginawa natin is nag-refer tayo. Kinuha natin yung details nung mga OFW, kung ilan sila doon, at yung video clip na meron tayong nakuhang video clip. Hello ma'am, sir, good evening po. Kami po nasa Kuwait po kami ngayon, nandito po kami sa agency po. Manghihingi lang po sana ng tulong po para makauwi po ng Pinas kasi mga distress worker po kami, mga deported po kami, pauwi po ng Pinas. 2 buwan na po kami dito, kinukulong po kami dito sa agency po. Iba't iba po yung mga kaso po namin dito, yung may nakulong na nga po sa amin. Pinangakuan lang kami ng agency po na papauwin po ng Pinas, pero hanggang ngayon po wala pa rin pong action yung agency po. Tapos yung minsanan lang po kami dito anuhan ng pagkain po. Minsan kami nga po yung nabili pero hindi din po kami pinapayagan bumili. Minsan tag 3 days walang kain po kami dito kaya gusto na po namin makauwi po ng Pinas. Pa rin po humingi ng tulong kasi hindi po ako dinadala sa embassy. Nakulong po ako 7 days sa kulungan po dito. Hindi pa rin po ako nakapunta ng embassy or nakaalam ng embassy na nandito po ako ngayon sa agency. Kaya kanina po minura po kami ng ano yung may-ari po ng agency dito kasi doon naman po na hindi kami pinapakain. Nagsumbong po yung sekretarya na sabi ko na punta na lang po kami ng kulungan kung yun lang po yung maganda at saka yun lang po yung pwede magpa-uwi sa amin. Kasi 2 buwan na po yung iba dito sa amin. Mamaya sabi na, at saka sabi pa ng may-ari ng agency, magdadala siya ng police dito para ipakulong ako ulit. At saka pinapaamin nila ako na nagnakaw daw ako samantalang wala po ako kahit dito na ako sinubuhan sa amo ko. At ito po yung kasama namin yung pinakalis po sa Pilipinas, may sakit po. Hanggang ngayon po sa antin po sa dito ngayon, pinapauwi din po siya ng Pilipinas. Pero hanggang ngayon di pa kami nakakauwi. Tapos ako po yung pinagbintangan din po ako, nagnakaw daw po ako ng gold. Dinidiin po nila na ako po doon yung kumuha ng alahas ng madam po. Eh wala silang nakuha kaya binalik ako dito sa agency. Kaya gusto na lang po namin umuwi ng Pilipinas kasi nga kulang-kulang na po yung kain namin dito. Minsan nga po hindi na kami nakakain ng maayos dito kasi hindi po kami binibigyan ng pagkain. Eh kung wala pa po kami pera, hindi po kami makakain dito. Baka mamatay kami dilat dito. Kung paano na lang po pag nasunog dito eh hindi po kami makakalabas. Hindi mamamatay din po kami sa loob dito. Nakalock po kami araw-araw dito. Hindi nga po kami minsan sinisilip dito eh. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po
ngayong oras pong ito ay tayo po ay pupunta sa International Airport na kung saan ay ating pong pupuntahan o susunduin ang mga kababayan nating OFW na na-repatriate na ngayon ay pabalik na sa ating bansa. Recently, ating pong alamin ang katotohanan na naging kalagayan nila at sinapit ng ating OFW sa bansang Kuwait. Ngayon po ay kasama po natin si Sir Pems Michael Hulanda, ang focal person ng Global PCR Isumbong ng Police Community Affairs Section from Las Piñas Police Headquarters. Siyempre, kasama ang ating NCR NCTAC Sir JP Nene at siyempre ang inyong lingkod NCTAC Kuya Mike. Ito po ang NCTAC Las Piñas in Action. Kumusta kayo ngayon? Ngayon nakabalik na kayo dito sa Pilipinas. Ay, ito po yung nakapasalamat po kami sa tulong na ginawa sa amin po. Ah, okay. Ngayon eh kasalukuyan kayo nandito na ngayon, ongoing kayo para sa quarantine, tama po ba? Apo. Okay. Kung sakasakali magkaroon kami ng pagkakataon, pwede ba namin kayo maimbita via Zoom o via Zoom, tama? For interview, okay lang. Pag siguro sa ibang araw siguro, sa ibang araw. Okay lang ba na ma-interview namin kayo? Sige po. Maraming salamat po. Ngayon, nakita natin ang ating mga kababayan na napatriate na talagang na-assist natin sa tulong ng ating pambansang kapulisan. Nakita natin na maayos ang kalagayan. Ang NCTAC ng Las Piñas, kasama ang ating pambansang pulisya, nais naming magpasalamat sa mga tumulong at sa katuparan ng aming misyon upang makita ang ating mga kalagayan ng ating mga kababayan. Nais naming pasalamat from Las Piñas Headquarters sa pamumuno ng ating Chief of Police na Sir Jaime Santos at siyempre ang hepe ng ESCAS na talaga naman lagi nakasuporta, si Major Ortega, at ang kanyang deputy na si Ma'am Herman na laging nakaalalay sa aming lahat. Sampu ng advokasya na talaga naman na nais makapagsilbi sa ating mga kababayan. Kami rin ay nagpapasalamat lalo na sa aming isa sa mga talagang partnership from Barangay Talon 5 na si Josepina Bimumanlag. Ma'am, maraming salamat po sa inyo na kayo po ay nagpadala sa amin ng sasakyan. Talagang pinadala niyo sa amin ang iyong personal driver na si Daddy Dags para lang makasama namin para matingnan ang kalagayan ng ating mga kababayan. At syempre sa Barangay Admin, si Ma'am Remy Diaz. Ma'am, maraming salamat po sa inyong suporta. Talaga naman isang tawag lang, hindi kayo humindi ho para sa amin. At behalf of NCTAC Las Piñas at ang NCR and then ang aming SPD, kami po ay nagpapasalamat sa lahat. Lalo na pati dun sa Aviation Security Group, nagpapasalamat din kami. Hindi kami iniwan para lang ma-assist ang ating mga kababayan. Maraming salamat, sir. Saludo po kami sa inyong serbisyo. Kaya ang ating PIMS po ng Las Piñas City Police Station, si PIMS Michael Hulanda. Sir, kahit pa paano po nakausap natin, no? Kahit pinagbabawal, mahirap,
Kasi alam po masabi po sa ating mga... Malaking bagay ngayon na nandito tayo, nakausap natin. Although through ano lang, through phone. At pagbita nakita natin sa screen kasi meron silang tinatawag na ano, protocol. Kasi mahirap yun na ma-violate natin. Kaya importante na yun na nakausap natin, nakita natin sila, na safe sila. Yung ating na natulungan sa pag-assist natin sa pag-coordinate sa OWA. At nagpapasalamat tayo sa Aviation Security Group na pumuno ng kanilang team, pinaka-team leader dito, si PCMS Leonardo Galleza at sa kanyang kabady, na nakalapit tayo ng konti dito sa airport at para matin na makita na na-safe yung isa sa ating na-assist para mapabalik dito sa bansa Pilipinas. Yun na po. At ito po sa pagtutulungan din at sa ating ating mahal na Chief of Police na si Police Colonel Jose Jaime Osit Santos, at sa aming Chief of SCAS, Police Major Ernie B. Ortega, at din sa ating Deputy ng Community Affairs Section na si Police Lieutenant Roslyn German. Dahil dito, ito hindi natin masasagawa itong pagkakataon nito, at lalong-lalo din yung ating media, NCTAC, JP Nene, at si Michael, Kuya Mike, Galinato.